Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ito yung second vlog ko. Pero hindi ito yung vlog. Ayun mga guys. Tutorial mga guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung empleyado, mababa ang sahod pero malaki naman ang savings. Malalaman nyo yan dito sa topic natin ngayong araw. Ibabahagi ko sa inyo ang 5 tips para magkaroon tayo ng savings, hindi laging ubos lagi ang sahod natin. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. I-like nyo na rin. Okay, start na tayo. Ito na yung 5 tips na ibabahagi ko sa inyo. Dapat kung gusto niyo magkaroon ng savings talaga, dapat ilalagay niyo sa bangko, kasi pag hawak natin ang pera, madali maubos siya pag hawak natin ang pera. Kasi siyempre tayo, pag may nakita tayo, lagi gusto natin bilhin, lagi yun. Dapat magkaroon tayo ng mag-apply tayo ng itim sa bangko para doon natin yung savings natin. Okay, tips number 1, huwag kumastos ng lagpas sa kita natin. Dapat, diba, sahod tayo ng 10,000, dapat magtatabi tayo kahit mga 10% o kaya 20% doon sa sahod natin. Pagdating sa sahod, ubos lahat. Dapat may itatabi tayo. Kasi halimbawa, may emergency tayo o di may makukuha tayo pangbayad o kung ano man yan, kung ano man pati na emergency. Kasi hindi naman natin alam kasi ngayon, bukas, hindi natin alam kung ano may pagkakagasto. Diba? May mga sabihin tayo, diba? Kapag may sinuksok, may madaloko. Yeah! Kaya dapat lagi tayo magtatabi sa tuwing tayo sasahod para hindi tayo lagi ibit sa pera. Yeah. Okay na tayo doon. Pangalawa naman, iwasan bumili ng mga bagay na yun. Importante. Tulad ng, ano mo, may nakita tayong magandang cellphone. Brand new. May window shopping tayo. May nakita tayong cellphone. Huwag muna tayong bibili ng ganun. Kung may cellphone pa naman tayo, huwag muna tayong bibili ng mga expensive na mga bagay. Bibili na lang tayo. Pero siguro may extra tayo na pera. Pero pag hindi pa naman importante, hindi pa naman kailangan, huwag tayong basta-basta bibili, kasi maubos yung sahod natin, diba? Maliit yung sahod. Pero pag binadget natin yung mga pera na yan, malaking may tutulong sa atin yung pagdating ng araw. Kaya ang number 1 na iwasan natin ay yung bisyo. Ang pinaka-number 1 na iwasan natin ay sigarilyo, alak, baba. Diyan, na nagulong tayo sa sugal. Yun ang pinakamabilis maubos ang pera natin kahit anong laki ng sahod mo. Halit mo, malaki ang sahod mo. Lagi tayo may bisyo. Diba? Tulad ng sugal. Adik, diba? O, ganun. Kaya dapat iwasan natin yung mga bisyo na yan. Kaya yan ang number 1 na iwasan natin, bisyo talaga. Yan ang nakapagpapahirap sa atin sa pagbibisyo natin. Yun.
Sunod yung pangatlo. Pangatlo naman, huwag mangutang pag hindi na kailangan. So, tulad ng ano, halimbawa, may gusto tayong bilhin. Gamit pa namang kinakailangan, tapos papasok pa natin sa hulugan, may interest pa yun, lalaki pa yun, kaya mangutang tayo sa mga linting. Ay naku, napakahirap yun. Mangutang ka sa linting, lalaki yung interest nun, habang matagal lumalaki yung interest nun, kaya hindi mo siya mabayaran. Iwasan natin yung mangutang tayo na ating pinakailangan. Kung wala naman emergency, kailangan pa tayo mangutang, di ba? Yun ang ano, iwasan natin. Dapat kung tawag dito, dapat kung ano yun nandyan, pagkakasyahin natin. Hindi tayo dapat marunong tayo maging kontento kung ano yung nandyan. Kasi natin para hindi tayo nagigipit lagi. Kasi pag hindi natin ginawa yun, mangungutang tayo talaga yan. Diba? Pagdating ng sahod, hindi puro bayad na naman. Ano matitira? Yung savings mo na gusto mo itabi sana, wala. Kasi nga, may mangungutang tayo. Yan yung dapat natiwasa yung pangungutang na hindi pa naman kinakailangan. Para sa loko lang natin gagamitin. Hindi, ang ganda yun. Dapat mangutang lang tayo kung talaga emergency talaga. Pero pag mga bagay lang na hindi naman natin kinakailangan pa, huwag natin ipag-utang yun, kasi diyan tayo malulubog sa utang. Ayan. Okay na tayo sa pangatlo. Pangapat. Sa pangapat naman ay kailangan natin mag-budget. Kailangan i-budget natin yung pera natin. Diba? Sa sabi nga, mababa ng sahod natin. Kasi nga, mahalang bilihin. Ang dami natin gastusin. Tubig, kuryente. Kung nangupahan pa tayo, dapat karoon tayo ng budgeting. Pag-budget natin yung sahod natin sa buwan-buwan. O, bawa na lang sahod natin sa isang buwan, 15,000. Diba? Dapat 15,000 sahod natin sa isang buwan. Dapat gagawa tayo ng budget. Ilalagay natin yung 50% yung sa needs, mga pangailangan natin sa pang-araw-araw, ay pagkain. Dito pa, kung paano pa dyan, na gastusin natin, doon natin ilalagay 50% na sahod natin. Tapos, yung pangalawa, 40% naman, 50% na tayo doon sa mga needs natin, mga pangailangan natin sa araw-araw, 50% ka natin. Tapos yung 40% yung mga gusto natin bilhin, na natin nabibili, yun, nilalagay natin doon yung 40% para may pangailangan pa tayo iba, mabibili natin. Yeah! Tapos yung halimbawa, gawin na lang natin 10% yung savings para hindi mabigat sa ating 15,000 yung sahod sa isang buwan, 50% sa needs, sa pangailangan sa araw-araw, tapos 40% sa mga gusto mong bilhin na hindi mo pa nabibili, ganun. Tapos yung 10% sa savings, dapat huwag natin yung mabawasan buwan-buwan. Kahit anong gastusin natin, dapat itatabi natin yung 10%. Magkano ba yung 10% sa 15,000? 10% ng 15,000 na sahod natin ay 5 dito, para 5 o
5, may isa tayo. Natirang 13,500. Ayan, itatabi natin yan sa savings natin. Dapat may 18 tayo. Dapat nag-apply tayo ng 18 para hindi natin hawak-hawak ng pera. Mahirap pag hawak-hawak natin ng pera. Ayan, o tatabi natin yung 10%, 1.5 yun sa 15,000. I-compute natin yung sa compute natin sa ano 12 months or 1 year, magkano yun? Yung 1.5 times 12 months, magkano yun? Di ano na baka hindi natin nagamit, naitabi natin yan talaga, hindi natin pinalaw. 1.5 times 12 months is 18,000 ang ibang pera ka na 18,000 sa 1 year. Times natin sa 5 years na 18,000, magkano yun? So 18,000 times 5 years, magkano yun? 19,000. Yeah! 19,000 tayo sa 5 years, may pera na tayo, malaking savings na yun. Tapos yung pang lima natin, isama ang pamilya sa plano. Dapat alam ng pamilya natin na magbabalik tayo para hindi sila magtakapakit. Lagi na tayo nagtitipid. Dapat alam ng pamilya natin na magbabalik tayo ng ating mga gastusin. Dapat alam nila yun para hindi sila magtakapakit. Lagi ay nagtitipid. Maintindihan naman nila yung pinagawa natin sa mga sa pamilya nila. Ganun lang. Ganun lang kasimple para mag-ipon ng savings sa pamagitan lang sa mga bonba na sahod natin. Dapat marunong tayo magtabi kahit 10%. Halimbawa yung halimbawa ko kanina yung wants, yung mga pangailangan natin, may sobra doon, pwede natin dagdag ulit sa savings natin para mas lalo lumaki yung savings natin. Diba, ganun lang. Ganun lang kasimple na hindi tayo magagastos sa sobra-sobra sa sinasahod natin kasi lulubog tayo sa utang niya. Diba? Ganun lang. Kaya, guys, hanggang dyan lang yung tutorial ko sa inyo. Kaya, kung nagustuhan yung tutorial ko, paki-like naman at saka subscribe na rin yung channel ko, saka comments na rin kung may mga comments kayo at paki-share na rin. Okay, kaya yun, basta God bless sa inyong lahat. Sana nagustuhan nyo yung vlog ko. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.